so excited kasi a person I'm going to introduce to you, is somebody so dear, so close to me. Nakita niya almost 80% of my life. And all throughout those 80%, hindi siya bumitaw. Hindi po. Nakita niya how I went through all those, sabi na, through all that. Through the rain, he saw me when I fell down, and he also saw me how I managed to get out. This person is so dear kasi, ano, hindi siya bumitaw, andyan siya to support. Nakilala ko siya, matapang siyang tao, pero dahil sobra niyang pagmamahal, kaya niyang isakripiso ang sarili niya. Yun yung pagkakilala ko sa tao nito. Pero, grabe, you've broken the giant in me. And, grabe, sige na. Masyado na matagal yung kinantay namin ng group para marinig yung kwento ng tao nito. Pero before we call him on stage, let's watch his video. Eric Ludovice.
July 31, yun yung inilagay yung status sa Facebook ko. This is it, Francis. Kasi naramdaman ko na po na NMD na ako. Yung makaupo. Hindi naman po talaga ako mag-iyak. Nag-iyak na ako doon sa 80%. Kasi may sinabi pa si JM the Ranger na 80%. Naiyak ako kasi hindi ko pa alam yung 20%. Grabe. May golden po ako. Ha? Yun nga po. May background nga po. Isa po akong accounting graduate. Lumaki po ako sa... hindi naman lumaki. Pinangalan ako sa Santa Elena ng Marines Norte. So, doon ako nag-elementary until high school. Ipinadala na po ako sa Maynila kasi doon daw maganda yung standard. Kasi po yung bayan namin, dati lang siyang barangay ng Kapalonga. So, nung nag-start na develop siya as bayan, yung mga parents ko nag-migrate from Calawag, Quezon, pumunta doon sa Santa Elena kasi yun yung may magandang opportunity. Ang nanay ko nga po pala, tsaka tatay ko, hindi naman sila nakapag-aral. Walang walang iiyak. Sabi niya walang iiyak. Binigyan niyo talaga lahat para sa akin. Yes! Mahirap lang po sila. Ginudyo nga nila sa amin dati. Pag kumakain sila sa umaga, rice, plain rice ba yun, white rice, pagkanali, low rice. Alam niyo yung ano yung kamote kahoy? Low rice daw kasi yun. Tapos sa gabi, long rice naman. Pag gutom sila, hindi sila makakain. Sabi nila, ang kinakain nila lemon rice. Lemon rice? Inaalala na lang nila yung pagkain nila ng umaga. Oh. Ano sabi ko, di ako iyak yun. Ayusin mo sir, ako video ko. Pero binigay nila lang para sa akin. Masipag sila. Maganda pala kombinasyon yung ano. Nanay ko kasi matikip. Pero nanay ko madiskarte. So, maganda lang kombinasyon nila. Nag-start sila, walang pala. Nasa bahay ng Santa Elena, nagpidlakan lang sila doon sa tapat ng palengke, folding bed. Mga underwears lang ipinipid na nila. Pinapalayas pa kasi na doon, ano eh, yung may-ari. Pero nang nakakuha sila ng pwesto, nag-rent kami ng bahay doon, nakita ko yun. Siyempre na yung mata ko. Nakita ko yung bahay namin, nag-rent lang. Tapos, since nag-develop na yung bayan, nakita ko unti-unti kami umaasenso. Nagkaroon sila ng mga pampasahala na jeep. Tapos yung tindahan namin sa palengke, naging tatlo. Wow! Nagkaroon tayo ng foodware, glassware, plasticware, lahat ng wear. Ang isip niyo. Yung underwear, nandun pa rin. Ayun. Okay, nagkaroon din kami ng mga, naranasan din namin magkaroon ng mga sasakyan, kotse, van, ilang beses, paulit-ulit. Dahil masikap sila. Papasalamat ako doon. Tapos, nagka-reach ako, graduate ako accounting. Sabi ng nanay ko, kailangan mag-accountant ka kahit di ko naman yung gusto kasi sa UP, nakapasa ako ng CAT, ang course ko psychology dapat. Pero sabi niya, wala nang school na bukas, PSBA na lang. So, nag-aral ako doon ng accountancy. Nakagraduate naman ako. Hindi ako nag-shift yung mga klase ko, nahirapan sila, nag-shift sila ng marketing. Pala ginagawa ko ngayon, marketing, diba? Ako nag-stick sa accounting. Nakagraduate ako, naranasan ko magtrabaho pero hindi ko ako nagtagal. Kasi diba nabanggit ko nga sa inyo na meron kaming tindahan. So sa tindahan namin, naranasan ko, pag umupo lang ako doon, siguro mga 1 hour lang, dumadaan sa kamay ko ng mga 30,000, ganyan. At sa matalo nagtatrabaho na ako, parang isang buwan na lumipas, hindi pa ako makabili ng sapatos. Kasi, mahilig ako sa mga brand ng sapatos. So, that time, mas malaki pa yung halaga ng sapatos kaysa sa in-expect ko na sweldo. So, hindi na po ako nagtagal doon. Dahil mabait po yung nanay ko, humingi ako sa kanya ng
puhunan. Kasi sabi ko, gusto ko na rin mag-negosyo kasi sila din yung nagturo sa akin na walang yung mayaman na yung kriyado. Yes. So, pero ayaw ko ng negosyo nila kasi makakarangig dito si Tita Mayer, NMD. Kasi pagkaroon kasi na ng negosyo, namimili sila sa Baclaran at sa Divisoria. Eh nakikita ko siya magkakapun, pagod na pagod, tapos hagard na hagard. Pinupunong nila yung isang malaking jeep ng mga panita. Sabi ko, ayaw ko ng ganyan. Ayaw ko mahagard. Kaya nga po nung maging NMD ako, iba yung mga NMD na on the spot, pinipicturean sa office. Ayaw ko na hagard pipicturean. Nagpa-picture na ako agad sa NMD ko. So, yun nga po, ayaw ko na ng business. Sabi ko sa nanay ko, bigyan mo na lang ako ng puhunan. Gusto ko mag-refilling station kasi yun yung puso doon. At saka wala rin yung binibili sa Baclaran. Sabi ko, basta pipigutin lang yung mga makina, may tubig na. So maganda naman po yung traditional business, di ba? Tiglima piso. Kumita din po ako doon kasi nung pumasok ako sa ganung industry, 50 pesos pa yung tubig. So nung ako na yung nagtigda, ginawa ko na siyang 40. Para sa akin bumili, di ba? Magalino. Kaso, na-outsmart din ako ng mga kapitbahay namin kasi sila na 35. At 30, yung iba 25, yung iba ngayon free pa na longganisa, sabi ko grabe naman. Bakit pati longganisa, pinapamigay nila, sabi ko sa mga boy ko, dun sa refilling station, yung hotdog, pamigay nyo na rin. Iba may hotdog kayo, sabi ko. Then joke lang. Mahihintahan ko kasi kami doon katabi, hinahan ng hotdog. So, maganda, sobrang ganda ng business, nagpunta po ako doon, bumili ako na, nagdown ako sa isang condominium unit, dito sa Pasig, na tinitirad ko po ngayon. Pero, ang problema, di ba nung ginaya na ako, hindi ko na siya kaya masustain. So, paano na lang yung condo unit ko? Ang ginawa ko, bumili, syempre, dyan na naman ang nanay kong mabait, humingi na naman ako ng tulong. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ulit ako ng puhunan, gusto ko na gayahin yung ginagawa mo. Pero, kasi ang ano pala, refilling station, akala ko lang na una, okay, pero pag pala nasira na siya, sakit din sa ulo. Tapos pinapa-upgrade pa namin yan, tapos nila yung mga makina niyan, laging may maintenance. So hindi rin pala siya ganun kaganda. So sabi ko, bigyan ko ulit ako ng puhunan, maging 89 store naman ako kasi nakakita ako ng 99. So ako naman si 89. Ayun na naman ang naging problema ko kasi yung kapitbahay ko nag 79, nag 69, diba? Meron pa nga ngayon, 20 na lang, diba? May nagsabi pa nga, may 10 na lang daw, all items. So sabi ko, grabe naman, hindi ko na mababayaran dito yung condo ko kasi wala na talaga ako tinutupo. Yung 89 ko na yun, meron sa Muñoz, meron sa Bicol, tsaka meron sa Quezon. Kaso ang iniiwag ko doon, mga tao lang, na di ba sabi nga ni Ma'am na alala ko, Madlang Bayan, sabi niya, mga tao na pinagkakatiwalaan mo, kinukupitan ka. Di ba? Kasi Ma'am. Ayun. So sa kanya ko narinig yun, which is nakarelate talaga ako. Yun nga po, dahil medyo hindi na maganda yung business, hindi ko na kaya bayaran yung kinuha ko na condo. So sabi ko, ano kaya gagawin ko? Tapos ang hiling ko pa maglaya, since ako pwede nandun lang sa 89 store, tapos pag may bumili 109, so supply ko ng 11. Diba? Sabi ko, ayaw ko na nito. Ngayon, may angel na dumating sa buhay ko sa katawan ko ni GMD Rayleigh. Hindi ko talaga siya kakilala. Kaibigan ang kaibigan. Wow, galing ka. Mahabang story kung ba't kami nagkakilala, pero in-introduce niya sa akin yung itra. Hindi kami pinapansin nung una kasi galing na kami sa Gano, saka sa mga first quadrant. Kung ayaw ko na talaga yung network marketing. So hindi niya talaga ako makonvince na kumuha ng product until binigyan na lang talaga niya ako na capsule, nagpunta intra-capsule. That time, papunta kami ng, may tour kami 4 cities. In Asia, kasama yung nanay ko at kapatid ko, 2 weeks kami na maglalakwatsa. Pinagdala niya sa akin yung capsule. Habang nasa travel kami, iniinom ko talaga siya. Amazingly, yung bukod dito sa tuhod ko na dapat for operation, nung bumalik kami from Singapore, wala na po siya. Nagulat nga ako rin. Kasi bakit ganun siya kabilis? So sabi ko, maganda naman yung products. So yung nanay ko, pinatry ko din yan. Ang nanay ko po nagsasuffer yan sa allergy. Every time na kumakain siya ng mga bawal, like mga chicken, mga malalansang isda,
Lagi po siyang mamanilasagad yung allergy dito kaya nagkakamitang nila yung food niya. Pero with intra po, grabe, ngayon po, kahit i-challenge niya yan, kung may dala kayo niyang pag-uong or alamak, hindi na po yung kakatigil. Yung kapatid ko, kung nasa Singapore kami, hindi naman niya pinagtapat sa amin kasi po chef siya sa barko, nabuntis pala siya. Eh, ngayon, siyempre kami naman ang nanay ko, sige, isama ka yung inverted roller coaster. Kasi na kayo namin siya doon. Salamat na lang sa intra kasi yung bata sa loob, malakas ang kapit. Kasi napaka-delikado pala doon. 3 months pa siya na pregnant doon. So, ganun pala kakagaling yung life science products. Yung intra, nutrient, fiber, right? Kaya, sa grabe yung mga yan, kumakain doon ng intra. Kasi syempre ako, ang naging problema kong sa doon, parang napansin ko, inong lang sila ng inong hindi nagbabayad. Ang nagbabayad ako. So sabi ko, laki na naman ang problema ko, hindi ko na mabayaran ang konto ko, pati intra ko pa rin ang babayad. Tinanong ko po, kasi nga hindi ako interesado sa networking, tinanong ko yung upline ko, sabi ko, paano ba ako makakadiscount, pero huwag mo ako din networking ha, ayaw ko niyan. Dinala niya ako sa Pampanga, doon ako na naka-attend ng home. Ang mga unang personalities ko na nakita si Dr. Edward Belgrant, saka si Mang Hintin ko din. Hindi ko alam yung GRD. Dinala lang niya ako doon, attire ko pa nga nun, ano eh. Alam mo yung parang malakit na dito, bilip na damit, parang pan-sexy ba yun? No? Hindi ako bagay sa lifestyles, kasi nag-gym ako dati doon eh, so malakit katawan, kunwari. Ganun yung mga suot-suot. Yun din ang suot ko sa home, sabi ko parang tingat pa ang mga suot na katabi ko ah. Pero sige, makinig lang din ako. Tapos nung pinakilala na si Sir Reggie, GMD, hindi pa rin kasama ko. Akala ko nagtitinda lang yun ang gabo. Sige, nabilib na ako sa kanya noon. Tapos, grabe, parang gusto ko nang gawin yung business. Pero ito po, nakakahiya. Pero aminin ko na, di ba meron akong tatlong 89 store? Meron akong isang filling station. Nung nakita ko yung 60,000 at saka 100,000, hindi ko pong maglabas. Kasi wala pala akong ganun pera sa bangko. Pero may credit card ako. 30,000 yung credit limit. Ipinaswipe ko yun. Iutang ko na naman. Nanay ko na naman na nandyan. Kaya naiyak ako pag nanay ko. Aro? 30,000. Iutang ko na naman sa kanya. Wala ko sa kanya na balik. Lahat ng business na titigay niya sa akin. Hindi siya. Hindi oh. Hindi siya huwag niya nakakulit. Akin na lahat yun. Kaya ngayon nga, basta pinubuhusan ko palalusin ng intra. Kasi wala, yun napapalit talaga. Nayanay ka palit ah. Yung mga intra na nangyayari. At least hindi ka na nagpapa-hospital kasi sumiya ng hospital eh. So, ginawa ko yung business. Matigas pa ang ulo. Hindi ko na nagatulsi. Sabi ko, nagrabe ang laging positivity ng upline ko. Kasi uubos talaga, kahit sino GMD mag-mentor sa akin, uubusin ko yung positivity. Hindi siya nauubusan. Pinagtsagaan niya ako. Naglaylaw ako kasi nagrala ko dati, hindi ko nahit. Parang nangyay ako, naglaylaw ako. Tsaka parang nawala yung ibang tao. Dito bumalik ako, ayun, medyo nagpapaitpaitan ako. So, nagpaturo na ako. Tapos yung mga, sabi nga nila, bakit ang smooth ng run ko? Nakita pa nila ko lagi namamasyal kung saan-saan, last sa Tagaytay. Laro-laro lang kami ito. Marami na po kasi tao. Kaya kahit utusan ko lang pumili yun, magpapowerlift talaga. Mahingi talaga yung ganito. Ako lang talaga yung kulang kasi decision pala yung kulang sa akin. Kaya hindi ako nagiging NMD. Nag-run ako dati kasi sabi run. Pero run, hanggat may lupa, sabi nga ni Mama Lu, yung lupa, putulin natin para matapos na karan. Yun nga, wala, tapos na. Nung nagpiko ni Loro, ikinumit ko lang po August ko i-deliver ang NMD ko, pero July po ito na-deliver ko na. Hindi ko na po papatagalin, magpapasalamat na lang po ako sa mga GMDs. Bago ko po pasalamatan itong isang GMD na to, gusto ko imagine ninyo para kayo nasa matinding na lugar ng umuulan, malakas ang ulan, basang-basa kami mga bata. May isang babae, may dalang malaking payo. Pinayuman kami. Si GMD din yung ito. Nung nag-deliver kasi kami,
Hindi naman niya kami downline, pero ginampo niya kami. Nakarating din kami sa mansion, kahit hindi niya kami downline, diba? Sabi nga niya, if only for money, hindi kayo nandito. Ganun po malaki yung puso niya, kasi tayong lahat. Kaya hindi niya tayo downline. Kaya one thing, yung royalties niyo po hindi niyo sa amin nakukuha, kahit simple delay. Pero sa heaven po, ito po yung royalties niyo. Yes! Marami sa 6 million naman. Mas marami sa 12 million naman. Yan po yung assurance ko. Yun lang po. Sa mga GLD, si Ma'am Tintin. Salamat po, Ma'am. Si Ma'am Malu, na lagi kami, sabi niya, papakailaman niya daw kami. Thank you, Ma'am, sa pakikialam niyo, may resulta po. Si Ma'am Jones, sa tawa pa lang niya, di ba? May uplift ka na. Si Ma'am Rochelle. GLD Eva, sa pagpapatuloy niya, nanagahanap po kami ng inspiration. Nakarating kami sa Cebu, pinatuloy niya kami sa bahay niya, sa mansion niya, sa hotel niya. So, thank you po sa lahat ng mga GLD. Si Ma'am Isay na nag-start na pwede na tayo na ma-promote. At ito po promotion ko, this is bigger than me. Para dito sa mga kasama ko, kay Ate Ao, kay Eric Walandra, para kay Ate Florence Monedero, Kuya Rolly, Ate Presi, Mamila, Ate Maricar. Para sa inyo to, hindi ko to promotion lang para sa inyo to kasi today, the game is now open for us. Pwede na tayo mag-promote. Okay, so maraming salamat po, Dugan.